Alright, so dito tayo ngayon sa labas ng Rojas Night Market. Rojas Avenue. Ngayon kasi is March 3. Biyernes, tapos nag-declare ngayon ng ano, no, holiday. So, di ko alam kung bakit, pakicomment nga dyan mga dabawin nyo. Wala, di ako updated, tulog ako buong araw. Kasi pag-iising ko na lang yun na nga, sabi-sabi na walang bukas yung mga bangko, ganun gawa nung ano daw. Holiday daw ngayon, declare as holiday sa Davao. Maraming mga bisita, no, nakita ko sa mga news, ando si Minasra, si Ma'am Cristina Frasco, no, shout out. Ano yan, bali pinsan, kamag-anak ng mga Duterte galing sa Danao City, Cebu. Pero, tapos siya yung ano ngayon, siya yung sekretary ng Department of Tourism. So dito siya ngayon sa Davao. So baka yun yung dahilan, no? Kaya nagkaroon ng ano, na-declare ng holiday. Tapos ngayon, kita natin dito as usual, no, wala namang pinagkaiba. I mean, wala namang pinagbago dito sa Davao talaga kahit pa regular day, normal days. Meron talaga itong mga police visibility. Present talaga yung ating mga kapulisan, yung ating task force Davao. Kasi lagi tayong nagsisecured ng ating security. Anyway, so tara, pasok tayo ngayon. Ayun, dito sa Rojas Night Market. Siyempre, tingnan natin kung anong mga decoration, anong mga presentation na naka-install sa ating Rojas Night Market. Alam naman natin talaga na ang Davao City talagang naka-attach yung Rojas Night Market talaga dito. Kumbaga, magiging kulang yung bakasyon mo sa Davao kung hindi ka makapag-selfie sa Rojas Night Market, kung hindi ka makapag-gala rito. So, ngayon, since holiday, I mean, ano siya, araw ng Davao, so ano siya, celebration month natin siya, 86th araw ng Davao. So tingnan natin kung anong mga extra na mga activities or extra na mga decorations. So palamuti na nakalagay dito. Today is Friday, so di ko alam kung ano ba talaga ang araw na mas marami dito sa Rojas Night Market, kasi sabi nila kapag Lunes, pag weekdays, no, matao talaga ang Rojas Night Market gawa nung may mga estudyante, mga empleyado, no, so, galing sa trabaho, galing sa eskwela. Diretso dito tambay, diretso kain, diretso mamimili sa Rojas Night Market. Tapos kapag Sabado at Linggo daw, medyo matumal. No, hindi daw masyadong matao. So ngayon, Sabado, time check tayo, maaga pa naman. It's 6:18 pa, no? Meron bang bago, meron bang extra special sa ating Rojas Night Market ngayon? Since holiday tayo, siguro meron mga painting, you know? And may mga nadagdag na mga pintura, mga painting, mga drawing, painting sa ating mga poste na nakalagay na ano siya, simbolo, no, ng ating gaganaping festival ngayong araw ng Davao. March 16 yung ano, March 16, 17, 18, yun talaga yung pinaka big event. Early as 6, may mga tumatambay na, may mga kumakain na. So buhay na buhay itong ano natin, mga maliliit na negosyante dito sa Rojas Night Market. Pero salamat na rin sa food park, Big Bang Food Park sa may San Pedro, sa may Davao Street Foods, sa mga food bazaars dito sa city. Dahil maraming options sa mga Davawin nyo, no? Hindi lang sila basta Rojas Night Market lang. Kasi may iba ayaw sa Rojas Night Market. Ayaw nila yung setup dito. Ayaw nila yung setup ng food park sa may San Pedro. Kasi gusto nila yung basta ano, iba-ibang setup ang gusto ng mga Pilipino, mga Davawin nyo. So at least dito sa Davao, maraming options. So ayan, bumalik ulit tayo dito. Tingnan natin kung ano bang special. Parang wala naman, no? Nothing special. Pero syempre, hindi pa naman tayo nakapasok. Pati yung pila, hindi rin ganong ano, hindi rin maaba. Palibasa, maaga pa talaga, no? So mamaya pa ito dadagsain. Mananakay naman, wala masyadong mga nakaabang. Walang abangers. Ay, yung nga pala,
Kaya pala walang abangers masyado kasi walang pasok, oh, di ba? Dahil nga pala Biyernes, holiday, dineclared as holiday. So walang pasok mga estudyante ngayon. Kaya walang mga taga-Torel na lumuwas ng Davao para mag-aral, para pumasok. Ganon din mga empleyado. Yan, labanan pa rin ang COVID sa Davao na slogan. So strict talaga yung ano natin dito, no? Security protocols natin. Yung ating security culture dito sa Davao, kahit mga civilian, kailangan maging mapagmasid tayo, no? Hindi natin iaasa sa mga kapulisan na yung ating mga kaligtasan. So pag may mga kahinahina lang mga galaw ng mga tao, o may mga suspicious move, suspicious minds, mga suspicious items, no? So huwag natin ipagwalang bahala. Andyan lang naman lagi. Nasa gilid-gilid lang naman, bawat kanto, bawat solok, no? Anywhere, everywhere yung ating kapulisan, pwede kayo agad na magsumbong. So, yun po yung maitutulong natin bilang mga local citizens ng Davao, di ba? Maliban sa kaligtasan ng ating sarili, pamilya, ganun na rin, mapangalagaan na rin natin yung kaligtasan ng ibang mga Pilipinong dayo dito sa Davao, di ba? Lahat tayo magtutulungan para sa kayusan, di ba? So kung meron na yung mga iba na parang balak na manabotahe, gagawa ng mga katarantulan sa Davao para madungisan yung ating matagal ng pinanghahawakan na record, no? Na isa sa pinaka-safe city sa buong Pilipinas, ang Davao. So may iba talaga dyan na bitter, hindi nila matanggap, gusto nila dungisan, kumbaga ikakatuwa nila na mayroong mangyaring hindi maganda sa Davao. So yun yung ano natin, yung ating pagtutulong-tulungan na hindi mangyari, no? So huwag natin hayaan na isasabotahe tayo ng ibang mga tribute lahi. Di ba? Para masarap yung buko. So tanong natin na kasi may buko, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas available ang buko. Tapos mayroon na iba available ang buko pero baka mahal. So dito sa Davao magkano kayo? Tapos pilang buko ko yun? 35, isa kati, buo ko na siya. Ah, 50. Niya, katoto daw ah. 30, 35. Okay, pero kanin siya, pwede siya palitong tibuok. Niya, ipakuskus, 50, kanin 35 na. Kaya na siya sagol sa sokal, no? So, 50, 35. Pila to? Mapod, 50. Ah, okay, pagtibuok. Niya, butang agstro, no? So 50, 35 yung yan. Yan ganun kalaki. So mura lang ba siya o mura lang ba siya o mahal? So kaya na makapaghusga kasi di na naman ako talaga pala inom ng ano, buko juice. Buko salad o gusto ko yun. Pero yung buko juice, ibang ko ba parang may ano na ako diyan, may phobia. Every time na umiinom ako ng sabaw ng buko, parang napapasma. Ganun. Kaya ni ating mga tingnan natin yun, no? Tanaw natin yung Andrea. Ito yung mga ano namin dito, mga pagkain. Sa Cebu City, pag sinabi kong masasarap na mga seafoods pagkain Cebu City, talaga ibibigay ko na yung ano. Ibibigay ko yung buto ko doon. The best. Oo. Yan yung ano. Thank you, te. Di ba? Masarap din naman ano dito mga seafoods din sa Davao. Pero mas maraming ma-offer ang Cebu. Kung magkadikit lang sana ang ano, Cebu City at saka Davao, so panigurado lalangawin tong Ruas Night Market kasi sa pagkain talagang perfect talagang ano, carbon. Tsaka ano ha, sa Naga City, the best din yung ano nila doon, boardwalk. Meron silang dalawang kainan. Meron silang food food park or ano tawag doon, parang basta yung ano, roof siya na ano, gusali siya. So mas maganda kahit ulan, pwede ka pa rin kumain dito kasi kapag ka naulan, hindi ka pwede kumain dito. Talagang mababasa ka. Hindi mo may enjoy. Pwede kang kumain, pero basa. Ano. So doon sa Naga, talagang may bubong no, nasa gusali talaga yung kailang food stalls. Pero ito naman kasi iba naman ang setup dito, gawang ano talaga siya no, street foods talaga yung datingan. Open air. So yun lang no, bali pumasok tayo dito para maipakita sa inyo kung anong hitsura ng loob gayong declared as holiday March 3.
Tapos simula na ano, festival or celebration month. Araw 86 araw ng Davao. Diba? So ito lang yung pagkain namin dito, pero at least meron. So huwag kayong magalit din mga Davao niyo pag sinabi ko na pag magkatabi lang yung ano, yung Carbon Night Market tsaka Rojas Night Market sa pagkain, ha, kainan baka lalangawin ang ano, Rojas Night Market. sa pagkain lang oo. Mas maraming options, masasarap talaga lahat. Mantayin niyo talaga, diyan nakain ng mga seafoods, I mean mga yung mga shells, mga ganun, mga crabs. Daw nakain ng mga lechon, pero grabe yung takam ng ano ko, alam ko masarap yun eh. Oo, sobrang ano pa lang, hitsura pa lang, ulalam. Ganun naman talaga dapat, di ba? Yung kung gusto mo talagang maging ano, marketable yung ano mo, pagkain, kailangan presentable. Oh, kung paano mo siya niloto, paano mo ginawa, at paano mo siya prepare at yun. Plinastar. Kung paano mo siya gawa ng ano, ng food presentation and decorations. Ito yan sa atin dito. And okay lang naman, di naman talaga din siguro food trips or something, no? Basta pupunta ka lang dito, meron kang 50 pesos. Yan, pwede ka ng ano, bumili ng isaw. Provin, kagaya kagabi, bumili ng provin. 10 piso lang. Provin tribun. Oh, bugnaw ang gurgan provin. Te painit ko isa. Ha? Kagagabi na pasok ko gabi, bugnaw kayo. Kita, so paborito ko yung provin. So bili tayo. So yun. Ito, tanong natin to sa labas kanina. Akala ko meron siyang mga something noon na mga drawing or kung ano mang mga painting diyan. Kasi di naman to, wala namang ganito dati, di ba? So baka mamaya o bukas pa yan, sulod na araw, lagyan na ng mga painting or decorations, no? Para mas lalong kaaya-aya, no? Tingnan yung ating Rojas Night Market. Kasi ano to eh, parang naging iconic na tong lugar na to sa Davao. Nagsimula to matagal na, like mga 2000, basta naalala ko, 2012 ba? Ganun, 2013. Pero bago pa ako umalis ng, bumalik ng Davao dati kasi, di ba, 2009-10-11 is Manila na ako noon eh, Luzon. Bicol, Batangas, Laguna, Bulacan and Rizal, tapos NCR. Kasi bumalik ako ng Davao is 2012. Tapos ito na ngayon. May Rojas Night Market na rin dito. So, naging iconic na siya ng Davao. So, hindi ka pwedeng pumunta rito ng Davao magbakasyon kung hindi mo mapuntahan yung ano, yung Rojas Night Market. Para you have to see it for yourself. Kasi di ba grabe ang clout, grabe ang hype. Grabe ang promotion sa lugar. Kami mga vlogger, di ba? Paulit-ulit kami pagpapalik-balik sa lugar, di ba? Yung mga local news natin, mga national news, talagang pinopromote yung ating Rojas Night Market palagi. So, di ko alam kung yan nakaka-impluensya ba kami sa inyo na mga taga-ibang lugar, mga dayo, no? Na puntahan. Kung ano ba talaga meron sa Rojas Night Market na to, bakit talagang dinig na dinig, no? Napaka-issue sa mga balita. O, para sa ano lang, sa Baguio City. Di ba meron silang Harrison Road doon, night market din. Kaso nga lang yung night market na yan ay mga okay-okay naman. O, kaso nga lang, yung okay-okay, eh syempre kahit saan naman lalugas sa Pilipinas, meron naman okay-okay, di ba? Pero syempre, tingnan natin kung ano meron doon. Baka inisip ko, baka mga branded talaga siya, legit, no? Original. So yan naman pala, hindi na sila ganun ka, hindi na orig, no? So sabi nga nung ano, nung mayari nung bahay na, tawag na ito, pinupahan natin, boarding house doon sa Baguio. Ang ano daw, ang net market, ay hindi na kagaya dati na tapo. Hindi na kagaya dati na talagang dinadayo dahil sa mga branded na mga gamit. Mga branded na mga items. So yun, at least na-witness ko. Hindi ko ka na-upload yun. Tsaka parang ano, anong problema sa mga sa inyo, shout out sa inyo ha, 5,400 something subscribers. Bakit kapag ako'y nag-upload ng Baguio, walang manonood? Ha? So, comment down below.
Nakaka-turn off tuloy. Isa pa naman sa purpose doon. Kumbaga, naging ano eh, double purpose kasi yung mga gala natin. Kumala na tayo at the same time para makagawa ng content. Para makapag-offer din sa inyo, makapaghain ng ibang kutahe, di ba? Hindi lang puro Davao, kundi may ano din natin, ma-feature din natin yung ibang lugar. So nakawalang gana mag-ano, mag-upload ng Baguio or Benguet or Luzon, something ganun. Buti pa ang Manila, NCR. May nanonood pa. Pero pag Baguio, Tagaytay, wala, walang ano, walang walang may pansin. Anyway, yun lang ha. So, that's all for today's video dito sa may ano, Rojas Night Market update. March 3, Biyernes, holiday. Okay nga, dalawa na pala ang entrance, no? Pwede pala dito. Sa may Padre Gomez.